Hello! Welcome sa Invested! So today, magre-reply na naman tayo sa ating mga masugid na subscribers. So itong video na to ay requested from Maria. So sabi niya dito, hello sir! Undervalued mining company naman po. Salamat! So hanggang rin na kayo, stay ka lang, I'll show you how! Welcome to Pesu Warrior, the place of future investor. Come to get inspired! Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot. And samahan niyo ako na pataasin natin yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Okay, so first, yung criteria ko sa pagpili ng company ay yung aking current intrinsic value na ginagamit. Okay, so yung unang nahanap ko na undervalue na mining company ay ang Mark Ventures Holdings Incorporated na mayroong ticker symbol na MARC or Mark. Titignan natin dito yung kanyang current fair value ngayon ng time na nire-review natin ito ay nasa 1.89 pesos per share. So dito clearly ang company ay undervalue 58.57%. Okay guys, so kung napapansin nyo bakit mayroon ako ibang intrinsic value dito, no? Kasi para makompare ko yung intrinsic value na kuha ko compare sa mga valuation metrics na naandito. Okay, yun lamang yun. Kasi yung take ko ngayon sa company, naapektuhan yung earnings per share, cash from operating activities, book value per share, and net income ng company for the past 5 years yung growth rate niya, no? And pagdating naman sa management and debt, sinasabi dito sa atin na so nasa excellent naman yung management and debt ng company. Okay? Okay, so susunod na hanap ko ay ang company Apex Mining Corporation na mayroong ticker symbol na APX. So kung titignan natin dito guys, yung aking current fair value sa company ay nasa 2.07 pesos per share. So dito clearly ang company ay undervalue ng 28.57% in my current intrinsic value. Take ko ngayon sa company, in terms of moat, maganda yung moat ng company, no? Yung earnings per share, cash from operating activities, book value per share, and net income for the past 5 years, yung growth rate. And in terms of management, return on equity, and return on invested capital, sinasabi sa atin na binavalue ng company yung kanyang mga shareholders. And in terms of debt, sinasabi din sa atin na manageable naman yung kanilang utang ngayon. So yung last na nahanap ko ay ang company'ng Global Fair Nickel Holdings Incorporated na mayroong ticker symbol na FNI. Titignan natin dito yung aking nakuhang current intrinsic value ay nasa 3.49 pesos per share. So clearly ang company ay undervalue ng 41.37%. Ako yung take ko sa company, in terms of moat, maganda yung growth rate ng company sa earnings per share, cash from operating activities, book value per share, and net income for the past 5 years. Nasa excellent level of categories. And also in terms of management, talagang vina-value ng company yung kanyang mga shareholders. And also, in terms of debt, nasa excellent level of categories. Ibig sabihin, walang interest expense na kinikita itong company ngayon. However, in terms of fluctuation, in terms of volatility, mas volatile lang ang company, no? Compare sa dalawa na na-featured natin dito. Okay? Okay guys, so ito yung tatlo na nahanap ko na mining company na undervalue ngayon. So hopefully nakapulot kayo ng information and nakapulot kayo ng value dito sa ating video ngayon. Okay, so maraming salamat guys sa suporta niya sa ating channel. And once again, this is Pesu Warrior, nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka. And pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pesu Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.